asawa ni. Para maiba naman, yung ika-28 anibersaryo ng EDSA, kilalanin natin ang tunay na EDSA. Hindi yung EDSA na araw-araw ay minumura natin dahil matrapik at iniiwasan. Hindi yung EDSA na rebolusyon na nagpatalsik kay Marcos at ngayon ay dinededma ang selebrasyon, kundi ang EDSA na tao mismo, yung taong pinaparangalan ng pangalan ng highway, si Epifanio de los Santos. I'm sure kilalang kilala natin siya. Kilala niyo po ba si Epifanio de los Santos? Ay, hindi po. Saan po ba yan? Ano yan dati? Senator? Hindi ako masyadong familiar eh. Hindi po alam po yan. Kasi, salamat sa Bisaya ako. Sila yung parang nauna dito sa atin sa Pilipinas. Political icon. Ay. Yun naman pala eh. Kaya, kilalanin natin si Epifanio de los Santos. Dito lamang sa history. Tol, sino ba dyan si EDSA, Tol? Siya ba yung nakasando, yun o? Oh. Bayo na bayo lang, ha? Nakasando, yun o? Alamin natin dito sa history. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Sa habang 24 na kilometro, ang EDSA ang pinakamahabang ugat na nagdudugtong sa mga lungsod sa Metro Manila. Bukod sa pinakamahaba, ito rin daw ang pinakabarado. Kumbaga, kung tao lang syudad, matagal na itong na-stroke. Pero kung sinusumpa ng mga motorista at commuters ang EDSA, huwag daw ismulin ang tao kung kanino ito pinangalan. Si Epifanio de los Santos. Tubong Malabon si Don Panyong. Nagmula sa mayamang pamilya, summa cum laude lang naman siya nang magtapos ng Bachelor ng Sining sa Ateneo Municipal de Manila at abuga siya naman sa Universidad ng Santo Tomas. Ang chismis pa nga, greatest Filipino genius after Rizal. Wow. Big words. Pero, bakit nga ba nilang sabi yun? Tingnan natin ha. Greatest writer, historian, literary critic, musician, poet, painter, lover of art, bibliographer, philologist, philosopher, scholar. Okay, bukod sa mga pagkakapare-pareho na yan, tingnan natin ang tale of the tape. Tulad ni Rizal, isa rin siyang polyglot o bihasa sa iba't ibang lingwahe. Natuto rin siyang magpinta at magsulat ng mga tula. Sa buhay pamilya naman, nabiyudo si Don Panyong, kaya nag-asawa muli. Pero di katulad ni Rizal, nagkaroon siya ng isang dosenang anak. Magaling na musikero din daw si Don Panyong, lalo na pagdating sa piano at gitara. Ang intindi ko, yung pag-gitara lang, I think, no? Spanish guitar, yung mahirap talaga. Yung talagang nakikita mo, oh, yeah! Yun, doon siya magaling. Nagsulat din siya sa mga dyaryong La Libertad at La Independencia, gamit ang alias na G. Solon. He fought for the Philippine democracy by writing. Sumusulat siya para sa mga ibang revolutionary mga pahayagan. So talagang ginamit niya ang talino sa pagsusulat para ipaglaban ang kalayaan natin. Si Don Panyong din ang kauna-unahang gumawa ng mga talambuhay ni na Andres Bonifacio, Emilio Jacinto at Marcelo H. Del Pilar. Isa rin siya sa mga pinakamagagaling sa wikang Kastila nung kapanahunan niya. Sa katunayan, nagawa niyang isalin sa Kastila ang Florante at Laura. Isa siya sa mga nag-transcribe ng mga ng Florante at Laura, no, dahil ito nga ang he really believed in the Tagalog literature, no? One more trait he shared with Rizal was they both loved the Spanish language. Talagang magaling sila magsulat sa wikang Kastila. May distinction si De Los Santos na wala kay Rizal. De Los Santos was the first Filipino admitted into the Spanish Academy of Letters. Bukod sa hilig sa pananaliksik, mahilig ding mangolekta ng iba't ibang mga bagay si Don Panyong. Bagay na namana raw ng kanyang apo na si Carmen de los Santos Suva. Pag sa isang lugar na pupuntahan kami,
bibili ako kahit ano lang ganon. Yun talagang mga anong binibili ko, antique. Sa, ito, sa lolo yan eh. Binili niya nga yan sa, ano, noon, sa Europe, nung pumunta siya. He went to Europe, he went to England, France, Germany, Austria, para bumili lang ng Filipino artifacts na kinuha ng Kastila dito. At ang bida sa kanyang koleksyon, mga librong may kinalaman sa kasaysayan ng Pilipinas. Kapag travel siya, no, at halos nahalukat daw niya lahat ng mga lumang bookshop sa Europe at sa Estados Unidos. Kaya ang dami niya nakuha talaga ng Filipiniana, including those that were not existent na ngayon sa Pilipinas. No? Basically, what De Los Santos and Rizal all said in common was their love for knowledge, which they expressed in their writings, and in their, they were both collectors of Filipiniana. Alang-alang sa kanyang koleksyon, nagawa pa raw noon na istaylan ni Don Panyong ang isang katipunero para makakuha ng mga dokumento. Isa sa mga nagawa niya yung kinompile niya yung ano yung mga letters ni Bonifacio. Meron yung si Jose Toriano Santiago, isang dating katipunero. Noon ay sumagot, pero nung nilasing niya, yun nakuha niya yung ano dokumento. Sa sobrang pananaliksik, pati raw eskandalo sa buhay ng nooy Pangulong Manuel Quezon, natuklasan na ni Don Panyong. Bagay na nagbigay daan para mahawakan ni Don Panyong ang isa sa mga pinaka-prestihiyosong posisyon sa gobyerno nung panahon na yon. May tinatago daw siyang dokumento na naglalaman ng ng iskandalo sa first marriage ni Manuel L. Quezon. So sa takot ni Quezon, pumunta siya kay Don Panyong. Don Panyong gusto mo bang maging director ng Library and Museum? Parang pumayag siya, tapos sabi niya, yung dokumento nasunog ko na. Tapos yun, nagpasalamat daw si Quezon. Matapos ang kanyang termino bilang gobernador ng Nueva Ecija, nagsilbi siya bilang direktor ng Pambansang Museo at Aklatan ng ngayon National Library. Direktor kasi ng Public Library Museum, malaking big deal long time ay malaking bagay. Kasi kung ma-appoint ka, ang maging impression, napakatalino mo kasi ikaw yung pinuno ng Pambansang Aklatan. So, nung araw talaga, kung hindi ka bigatin, kung hindi ka kilala, hindi ka pwede maging administrator. So talagang badge of honor na mamuno ng National Museum ng araw. Pero tala, hindi lang highway ang pinangalan kay Epifanio de los Santos. Sa Pasay, noong 1952, pinangalan sa kanya ang isang elementary school, ang Epifanio de los Santos Elementary School, a.k.a. EDSES. Ito ho ba'y malapit sa actual likeness ni Don Panyong? Oo, yung mga nakita ko sa kanya sa research ko, siya na yan. In-enhance lang. Mm-hmm. Parang may kamukha eh, no? Sino ang kamukha niya? Simba kamukha. Tapos ang ilong. Parang kamukha ni Roderick Paolate. Pero bakit kahit sinasabing genius siya at isa sa mga natatanging Pilipino nung panahon niya, eh bakit parang wala yata tayong masyadong alam tungkol sa kanya? Pero etong tanong, kung nilelevel natin kay Rizal itong si Epifanio de los Santos, bakit wala tayong masyadong alam sa buhay niya? Bakit wala tayong masyadong nakikitang rebulto niya? At higit sa lahat, bakit wala tayong masyadong nababasa na sinulat niya? Isang magaling na intelektual, mananaliksik, manunulat, abogado, pintor, musikero, at politiko. Gifted, kumbaga, itong si Eds. Pero bakit kaya ang popularity rate niya ay fail? Ang mga descriptions ni De Los Santos galing sa kanyang mga peers ay talagang tahimik na tao na mahilig magbasa. Saka kung meron siyang, kung pagpipiliin mo si De Los Santos, mas gustuhin niya mag-isa at magbasa kaysa makihalubilo. Kung writer, napakagaling niya, pero pag speaker daw, exactly opposite, sabi ni Gregorio Saide. Kasi pag nakipag-usap, parang tawa lang ng tawa, ganun. Malamang kasi na halos lahat kasi na sinulat niya ay sa Kastila. No, kaya hindi pa masyado itong nabasa ngayong generation, ano? Pati ang yung ibang mga kanyang sinulat ay halos outdated na rin. Plus the fact, malaki yung nawala talaga nung nasunog ang kanyang ancestral house in Nueva Ecija noong 1948. Kasi ang sabi ng pamilya noon, halos lahat din ng ibang koleksyon niya ay nandun. Kung tutuusin mo, ang mga makikita mo sa EDSA ay simbolo rin ng, ewan ko, paglago siguro ng bayan. Ibang-iba ang itsura ng EDSA na ngayon.
Andyan yung POE building, andyan yung flyover papuntang Green Hills, andyan yung tren. Dati may tropical hot pa doon. Kututusin mo, wala ito dati. Ultimo itong kinatatuyuan nating flyover dito. Wala pa ito. Wala pa yung Robinsons, wala pa yung mga building na yan. Pero, sa mga kids ngayon, tanong natin, na-imagine nyo ba kung ano ang itsura ng EDSA dati? Noong unang panahon, hindi naman daw kalakihan at siksikan ang EDSA. Nang dumating ang mga Amerikano, doon nagsimulang ma-develop ang highway at tinawag itong Highway 54. Pero etong tanong ngayon, bakit ba Highway 54? Bakit walang Highway 50, walang Highway 51, Highway 49, Highway 46, 48, 47, 48, 49? Bakit Highway 54? Ang unang teorya, code name daw ito ng mga kano. Version ang pininiwalaan ko was dahil sa Amerikano. Kasi when the Americans came to liberate the Philippines, they had maps na may mga code names for places. So nung araw, ang original name ng 54 was the Manila North and South Circumferential Road. Yun ang original name ng EDSA o 54. It's not 54 miles or kilometers, it's 24 kilometers long. Pero ayon sa ibang eksperto, 54 meters daw kasi ang lapad ng EDSA. Ang isang version ni Architect Palafox, Highway 54 was named 54 because it is 54 meters wide. Taong 1958, naisipang palitan ang pangalan ng Highway 54. Apat ang pinagpili ang kapalit na pangalan. Ang Avenida 19 de Junio, President Ramon Magsaysay Avenue, General Douglas MacArthur Highway, at Epifanio de los Santos Avenue. Pero dahil sa mga very supportive na kaibigan ni Don Panyong na mga senador, si Juan Sumulong at Hiyoloyo Amang Rodriguez, na who, by the way, ay mga pangalan na rin ng mga kalsada ngayon, sinulong ang panukala na mapangalan kay Panyong ang highway. Nung araw Rizal, walang NCR nung araw Rizal Province, no? Nasa Rizal Province yung Highway 54 yung pinakamahabang lansangan sa buong Rizal. So sabi niya, ba't natin ipapangalan kay MacArthur, kay Rizal, hindi naman taga-Rizal? Ba't hindi natin ipangalan kay Panyong, kay Don Panyong, kasi talagang taga-Rizal. Kaya taong 1959, sa bisa ng Republic Act 2140, officially EDSA na ang pangalan ng highway. Pero matapos ang limang dekada, bakit may mga gusto pang bawiin ang karangalang ito mula kay Don Panyong? Pero mukhang may mga hindi kontento na ipangalan ito kay Don Panyong. Noong 2011, may isang kongresista na nag-file ng bill. At noong 2009, si Senador Mar Rojas noon, nag-file ng panukala na palitan ang EDSA sa pangalang Cory Aquino Avenue. Agree ba kayo ron? Hindi, siyempre masama loob namin, ayaw namin. Pero so kaya nga tinatanong kami, pero nung pan, ang dami namin kakampi. Na bigla na lang naglitawan sa media sa mga ganito na hindi dapat palitan. Hindi po ako sang-ayon doon kasi yung ang isa pang yung may dudulot niyan yung pagkalito eh. Kasi nakalagay na po sa mga libro natin eh, sa libro ng kasaysayan, EDSA People Power Revolution. So kung gagawin mo siyang Cory Aquino, babaguhin yung libro. Pero buti na lang, hindi naman natuloy ang pagpasa ng panukalang batas. Doon ako nabigla kasi hindi ko makakalain na ganong kalakas ang emotional attachment ng Pilipino sa pangalang EDSA. I think it should still remain as EDSA, no? Because it was a very clean intent naman, no? That there was a reason na it was named after someone who was not just popular but really promoted Philippine history and culture. No? Hindi natin mapapagkaila yun. Isipin mo, sa dinami-dami ng mga billboards dito sa Guadalupe, sana kahit isa man lang dito, may larawan ni Epifanio de los Santos. Diba? Para at least malaman natin, makilala natin kung sino siya. Siguro po dapat magsisimula yan kung ituturo ng mga guro yung buhay ni Don Panyong, although tinuro yung EDSA, pero hindi nila tinuturo kanino, bakit pinangalan kay Epifanio de los Santos, sino si EDSA. Kung alam natin kung ano si de los Santos, isang matalinong Pilipino na bayani na ginamit ang talino niya para
payamanin ang kultura ng Pilipino, sabihin sa atin na I am proud to be Filipino kasi may kultura ko sarili, dapat talagang hangangan natin si De Los Santos. Malaki ang kulang ng kaalaman kay EDSA, kay Epifanio De Los Santos. At kailangan siguro itong lumago. No? Sa pamamagitan siguro ng pagbuklat uli ng kanyang mga gawa. So ayan ha, alam mo na, next time, bago mo mura-murahin ang EDSA, tandaan mo na, magdalawang isip. May dahilan kung bakit sa mga henyo at sa mga bayani pinapangalan ang mga kalye natin. Huwag sana natin kalimutan. So next time, EDSA, simbolo ng traffic at EDSA bilang sagisag ng talino at pagmamahal sa bayan. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Lord Vera. Ito po ang history. Nag-iiwan sa inyo ng kasabihan, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, nata-traffic. Talagang EDSA to, oh. Bibilda naman ang traffic, oh.